Ito guys, oh, ang sagot guys, oh. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag po, halimbawa walang poste dito, at kung dito lang banda, halimbawa lang, assuming ganyan, dyan banda. Hi viewers, isang magandang araw po sa inyong lahat. In this video guys, ako po ay mapagpakumbaba pong magsasagot po sa lahat pong nagtatanong sa akin kung ano po ang sukat ng akin pong ginawa or pinagawang farrowing pin, itong yari sa kabilya, no? Kung bago ka pa lang po nakabisita sa aking YouTube channel, kindly don't forget to like and subscribe this video, and when you click the bell button, pakipindot mo po ang all nang sa ganun po ay ma-notify ka ni YouTube kapag meron pong bagong mga simple videos na ina-upload si Dudong sa aking pong YouTube channel. Okay, direct na po yun tayo guys. Number one, ito po ang yari sa kabilya na ito. Mula dito po, ayan. Mula dito hanggang dito po sa pasungan banda ay sumusukat ho lamang ng 7 feet. Mga beginners, take note. Kung atin pong pagbabasihan ang wasto or tamang sukat po ng farrowing pin na atin pong gagawin for the future kung wala ka pang ganito, ay hindi po talaga sapat ang sukat na aking nabanggit, itong 7 feet lamang. Bakit kaya Dudong ganyan lang po ang haba? Viewers, I humbly share this video at gusto ko pong sabihin sa inyo na 7 feet lamang guys, kasi kulang po ang space ng aking munting babuyan dito sa babuinahin. Kasi guys, tabi ng kalog ito. So dito guys, ang space po from here, from left side hanggang right side po, dito ay sumusukat po ng 2 feet. Dalawang roller po. Yan po ay in-advise po sa akin ng aking pong technician. So dito naman tayo sa ano, sa distansya po mula sa hig hanggang sa taas. Meron pong makikita tayo guys na isang kabilya, dalawang kabilya, tatlo, apat from the floor. Dito guys, mula po sa sahig hanggang dito po sa unang kabilya, yan po ay sumusukat ng 11 inches. Okay? 11 inches po. Sinadya ko po yan dahil mas maganda po na medyo malawak-lawak po. Better nga kung gagawin nating 1 foot, eh, no? 12 inches. Kaso nga lang, akin pong namasdan o naisip na pwede na po ang 11 inches dahil maluwag naman ho ang mga biik kahit na sila ay lumaki, no? Sumunod, ang aking pong ginawang distance dito sa mula sa itaas po na kabilya, sa apat sila, 1, 2, 3, 4. Hanggang sahig po. Mula sa sahig po, hanggang dito, ay sumusukat po lamang ng tatlong roller. 3 feet lamang po. Dito naman tayo guys sa itaas guys. Okay? Simula po sa sahig, papunta dito sa itaas po, sumusukat po yan ng 3.75 feet. Ngayon naman guys, proceed tayo sa poste, no? Ang poste po ay meron pong 10 dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Times to kasi sa kabila meron din. So magiging 10 ang poste. Dati po, kumpleto po ito. I mean yung dito guys na banda. Meron tong dugtong dito noon. Kaso nga lang, akin pong nilagari. Dahil nakikita ko po na disadvantage po para sa mga biik ay harang po sa kanila. Napakarami po ang design sa pagpapagawa po ng ganitong farrowing pin, no? Ang iba ho kasi, palabas ho mula dito, parang paslant going to right, no? Pero ako po, nag-decide po ako, I finally decided po na tinanggal ko dito, ganun din po sa kabila, dahil para hindi po harang sa mga biik kapag sila po ay dumididi kay Mama Pig. Talagang sinadya ko po ang ganyang design or distance po kung inyo pong napapansin sa mga poste na akin pong pinagawa. Bakit kaya Dudong ganyan ang iyong ginawang desisyon? Dahil, mga beginners take note, sa mga expert dyan, mabuhay ho kayo. Dahil, mula doon sa taas guys, papunta dito,
dito po ako naglagay ng poste para harang po sa leeg or sa ulo ni Mother Pig kapag siya po ay nakahiga or nagpapahinga, no? Kasi every time na siya po ay ganyan, natutulog siya, kapag po halimbawa walang poste dito at kung dito lang banda, halimbawa lang, assuming ganyan, dyan banda, lulusot po ang ulo ni Mother Pig. So may tendency ho na pag lumusot, dahil dito ang poste, lalabas po ang kanyang ulo. So parang hindi maganda ang mangyayari, no, sa ganyang klaseng instances. Okay? So ganyan lang po guys, talagang ano lang to ang ano ko dito, farrowing pin. Pang mahirap guys, pipitsugin. Pero ganun pa man po, mga beginners, tandaan po ninyo ito. Ako po ay mapagpakumbaba pong magsasabi sa inyo na huwag po natin gawing hadlang or hindrance ang anumang mga negatibong naisipan natin. Kasi minsan atin pong mapag-isipan na kulang ako sa budget. Sana someday magkaroon ako ng budget para magkapagsimula po sa pag-alaga ng baboy. Huwag po kayong ma-disappoint or huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Yan po ang aking mensahe sa mga beginners po or sa mga hindi pa ho nakapagsimula sa pag-alaga ng baboy, no? Guys, nakita nyo po yan o napansin po ninyo yung nasa gitna po ang pinakaturi. Ito po guys, oh. Yan, ito po. So, kung inyo po nakikita, nasa gitna po siya. Oh, from doon sa itaas hanggang dito sa ibaba. Sinadya ko po yan, no? Mga beginners, take note. Ito po ay akin pong sinadyang dito ilagay dahil para pag sakaling tumayo po ang baboyinahin, kasi tumatayo po yan eh, ay may harang po ang kanyang uluhan. Tumatayo yan guys eh, no? Pag sakaling dito kasi yan, sa itaas banda, ang kanyang ulo pag tumayo siya ay kaya niyang iangat dito sa may itaas banda. So kaya yan po ang reason or ang purpose kung bakit nasa gitna po nakalagay ang napaka pinubring design ni Dodong sa kanyang kabilyang pinagawa na farrowing pin. Kuya Dodong, magkano naman po ang nagastos mo sa mga kabilya niyan? Ito guys, oh, ang sagot guys, oh. Dito po tiniknot ko. Ayan po. So sa kabilya guys, meron akong nabili na size 12mm, no? 3 pieces times 270 each. So 810. Ang size 10 na kabilya naman ay 5 pieces times 170 each, 850. Plus welding rod po na isang pack, 145. Plus labor po na 500 kasi one day lang ako guys nagpagawa. Okay, so ang total po ay 2,305 po ang akin pong nagastos sa pagpagawa ng farrowing pin ito. Mga kababayan, alam ko po na marami pong mga silent viewers dyan na masyado pong vigilante po sa mga simple show ni Dodong sa akin pong YouTube channel. Baka ho sakaling mapansin ho kasi ninyo ang tubig po na nasa pasawan or pasungan ng aking Mother Pig. Yan po ay hindi sira or panis. Kalalagay ko lang po lumipas ang 20 minutes. At syempre po, may halo po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, kaya ganyan po ang kanyang color. Lagi ho kasi si Dodong guys naglalagay ng tubig or nagpupunto ng tubig sa pasungan dahil pag wala ako sa bahay minsan, umaalis ako, ay agad siyang makakainom, no? Dahil wala pong nipple pig drinker ang aking babuyan dito, no? I mean yung area po ni Mother Pig. Kaya sa ngayon po ay palagi po akong patuloy po nagmamonitor sa aking mga baboy, no? Part po sa pag-aalaga ni Dodong sa simpleng management po. Shout out po kina Emily Sobritudo watching from North Cotabato, Noli Ramos watching from Surigao del Norte, kay Edmark Alam watching from Tugigaraw, Archie Aldavi watching from Semirara Island, at kay Kababoy Province, shout out po sa inyo. So hanggang dito na lang po tayo. Ako po si Dodong Villaran, labis at lubos pong nagpapasalamat sa inyong lahat for continue supporting me here in my small YouTube channel. At sa mga hindi pa ho nag-subscribe, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe po at i-click mo na rin ang notification bell yung all, nang sa ganun po manotify ka agad ni YouTube kapag meron po tayong mga bagong ina-upload dito po sa Simple Show ni Dodong sa Pagbabuboy. Mabuhay po kayong lahat, viewers. God bless po sa ating lahat.